Alamin muna natin kung may paggalaw ba sa presyo ng mga bilihin ngayong araw ng Biyernes. Narito ang ating birthday girl na si Luisa Erisvelive. Rise and shine, Luisa. Rise and shine, Chi. Rise and shine, Pilipinas. Chi, nako, happy Friday morning. At syempre, thank you din sa pagbati mo. Pero sa ating mga kababayan na pupunta sa mga palengke dahil weekend ay gustong mamili, narito ang pangunahing presyo o ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa umagang ito. Para sa bigas, ang imported na bigas ay 37 to 50 pesos per kilo. Ang local commercial na bigas naman, yan ay 38 to 50 pesos per kilo. Sa isda, ang bangus, 160 pesos per kilo. Ang tilapia, 120 pesos per kilo. Ang galunggong, 240 pesos per kilo. Yan yung local na galunggong. 200 pesos per kilo naman ang imported. Tumaas yan ng 20 pesos. Ang alumahan, 300 pesos per kilo. Para naman sa livestock o poultry, ang baka na buto-buto, yan ay 360 pesos per kilo. Ang baka na laman naman, yan ay 400 pesos per kilo. Ang liyempo, 370 pesos per kilo. Kasim, 330 pesos per kilo. Ang manok na buo, 170 pesos per kilo. At ang itlog naman, 6 pesos kapag medium. Ang lowland vegetables naman, ang ampalaya, 100 pesos per kilo. Sitaw, 80 pesos. Pechay Tagalog, 60 pesos. Kalabasa, 40 pesos. Talong, 70 pesos. Kamatis, 60 pesos. Para sa upland vegetables, ang repolyo, yan ay 60 pesos. Ang carrot, 100 pesos. Ang patatas, 70 pesos. Tumaas din yan. Yung sayote, 40 pesos. Para naman sa iba pang spices o mga panggisa, ang red onion na local, yan ay 80 pesos per kilo. Ang red onion na imported, 40 pesos yan per kilo, bumaba ng 20 pesos. Ang white onion naman na local, 50 pesos. Ang white onion na imported, 70 pesos per kilo. Ang bawang na local, 300 pesos per kilo. Tumaas yan ng 20 pesos dahil dati yung 280 pesos. Ang bawang naman na imported, 120 pesos. At ang sili ay 100 pesos per kilo. Para sa iba pang basic commodities o pangunahing ginagamit ng ating mga kababayan sa panluto, yung asukal, 50 pesos to 65 pesos per kilo. Abang ang mantika naman ay 35 to 40 pesos per bote. Chi, marami dun sa mga bilihin dito nga sa Metro Manila at sa iba pang market dito sa buong Metro Manila na nagtaas talaga yung presyo. Ang karaniwang dahilan, tinatanong natin yung mga tindera, ang sinasabi sa kanila, mataas na daw kasi yung presyo talaga ng langis. Kaya hindi maiwasan na magtaas din yung presyo ng mga bilihin dahil nga dun sa transport cost. Hindi lang naman itong mga pangunahing bilihin na nabanggit ko yung tumaas, pati itong tuyo dito sa Tandang Sora Market na dating 200 pesos per kilo ay 350 pesos na per kilo. Kaya naman yung ibang mga kababayan natin na nakausap kanina, gusto sana nilang bumili ng tuyo, pero hindi na lang sila kumakain ng tuyo. Minsan ay yung ginagamit na lang nila ay yung tamban o yung iba pang mga uri ng isda kasi nga medyo nagtaas talaga yung presyo ng tuyo. Para naman dun sa ating mga kababayan, payo lang kung gusto nilang mamili ay siguraduhin na saktuhan lang yung kanilang bibilin para hindi masyadong mataas yung kanilang gagastusin. At syempre, walang masasayang na pagkain para lahat ay maihain sa kanilang hapagkainan. At yan ang muna ang latest mula rito sa Tandang Sora Market. Balik muna sa Yotchi. Happy birthday, Luis! Ano naman ang pakiramdam na mag-trending? Maraming tindahan dyan sa labas mo ngayon. Siyempre, Chi, masaya, no? Good vibes lang tayo sa ating mga kababayan para dun sa mga napasaya natin. Ay, siyempre, good vibes lang tayo. Walang masama na maging masaya. Di ba, Chi? Nasarap ang simbahan. Agree ako sa'yo, Luisa, dahil dyan ay nasama ako sa good vibes morning mo. Maraming salamat, Luisa Erisvelive.